Alas 6 ng umaga nang sama-sama naglakad ang mga lokal na kandidato ng Nueva Ecija mula Freedom Park hanggang Nepo Gymnasium sa Cabanatuan City bilang pakikiisa sa isinagawang Unity Walk kahapon January 14. Ang Unity Walk ay inorganisa ng Nueva Ecija Provincial Police Office, katuwang ang Commission on Election, Department of Interior and Local Government, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, at religious groups. Ayon kay Provincial Director Police Senior Superintendent Leon Victor Rosete, ang pagdalo ng mga lokal na kandidato ay magandang inisyatibo ng pakikiisa para sa panawagan na maayos, mapayapa at tapat na halalan sa Mayo. That is one indicator na sila ay very vocal at susuporta sa ating gawain para ma-ensure natin ang isang mapayapa at maayos na eleksyon dito sa ating lalawigan ng Nueva Ecija. Ikinatuwa rin ni Provincial Election Supervisor Attorney Jonelyn Sabiliano ang pagiging aktibo ng mga lokal na kandidato. Sa naganap ngayon, nakita ko kung gaano kaaktibo at willing ang mga kandidato ng probinsya ng Nueva Ecija na tumulong sa COMELEC at sa PNP natin na maging maayos ang 2019 elections. Matapos ang Unity Walk ay nag-alay ng dasal ang mga religious leader na sinundan ng sabay-sabay na panunumpa ng mga kandidato para sa Integrity Pledge at Peace Covenant signing. Sa hanay ng gubernatorial candidates ay dumalaw sina Aurelio Oye Umali ng Unang Sigaw, Renato Maliwat ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan at Virgilio Bote ng PDP Laban. Kasama ni Umali ang iba pa niya mga kapartido na sina Doc Anthony Umali na pambato sa vice-gobernador, incumbent governor at 3rd District Representative Candidate Zarina Cherry Umali, board member candidates, at iba pa mga kandidato sa bayan at lungsod ng lalawigan. Obligation not only to ourselves but to our province, no? Na kailangan ipanalitin natin kapayapaan. I've been an advocate of peace and orderly election sa ating lalawigan by history, you know. When I ran for governor in 2007, I sought the help of COMELEC na gawing COMELEC control ng Nueva Ecija. And even when I was a governor, kahit ako yung nasa poder, umiling din ako ng gawing COMELEC control ng Nueva Ecija because at that time I feel na hindi dapat magkaroon ng abuso, kakampi ko man o hindi. Nakibahagi rin sa aktibidad ang independent mayoral candidate ng Cabanatuan City na si Philip W.P. Piccio na buwenamanong sasabak sa politika ngayong eleksyon. Habang ang mga makakalaban ni Piccio at ng mga umali sa provincial hanggang city level na sina Edno Hoson, Edward Hoson at pamilyang Ria, Jay at Micah Vergara ay no-show sa nasabing pagtitipon. Sa ating pong mga kandidato na hindi nakapunta ay alam naman natin na meron po tayong mga alituntunin bilang kandidato sa isang nasyonal na halalan. Paalala ni Rosete sa mga kandidato tumalima sa mga umiiral na batas ngayong eleksyon. Ang ating pong mga kandidato, sana ay tumupad tayo ng mabuti sa mga lahat ng umiiral na batas. Ang ating mga supporters, magpakahinahon parati dahil ang ating pong mga PNP, ang ating pong mga kasundaluhan ay lagi pong nandirito para ipatupad po ang batas. Matapos ang aktibidad ay sabay-sabay na pinalipad ang mga puting kalapati na sumisimbolo ng inaasam na mapayapa at malinis na halalan. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.